Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa videong ito ay pag-uusapan natin kung anong taon nga ba sa sapitin ng Pilipinas ang zombie apocalypse ayon sa prediction ni Alexa. At kung anong lugar sa Metro Manila ang pipiliin ng gobyerno na maging ligtas. Ikaw ba ay nakahanda na sa kaganapang ito? Makakaligtas pa kaya tayo pag dumating ang mga zombie? Ano kaya ang gagawin natin? Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe at pakipindot na rin ang bell button na makikita sa ibaba ng videong ito para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. Maraming salamat po! Ang susunod po ninyong mapapakinggan ay walang halong pananakot kundi ito'y maging silbing gabay lamang para sa ating lahat. Ano nga ba ang zombie? Ang zombie ay isang kathang isip lamang na nababasa natin sa libro, napapanood sa mga pelikula, sa television. Ito yung mga patay na katawan ng mga tao na patuloy pa ring namumuhay kahit naaagnas na. Lalong sumikat ang zombie dahil sa patuloy nitong paggamit sa mga pelikula at patuloy na pinag-uusapan ng mga tao, lalong-lalo na sa usaping pagtatapos ng mundo. Ang ideya na ito ay nabali dahil sa paggamit ng mga itim na mahika sa bansang Haiti at Afrika. At sila ang responsible sa pagpapagalaw ng mga bangkay sa kanilang lugar. Dagdag pa na may napapabalita din tungkol sa mga taong nabubuhay kahit na ito ay patay na. Kaya madaming tao ang nagtatanong kung ang zombie ba talaga ay nababanggit sa Biblia. Ayon sa mga dalubhasa o Bible scholar, ay ang reference ng zombies sa Biblia ay matatagpuan sa Zechariah 14 verse 12. Pakinggan po natin. At ito ang salot na ipinananalot ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakikipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila ay nakatayo sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay matutunaw sa kanilang ukit. At ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. At ang nakakatakot pa, dahil sa sobrang advance na ng ating teknolohiya sa ngayon, ay hindi malabo na ito ay mangyari na gagamitin ng mga makapangyarihang mga bansa na sandata ay may kimikal na inihahalo para maging zombie ang mga matatamaan nito. At posible na ito ay manggagaling sa isang sakit na kapag nahawaan ka ay magbabago ang katawan mo at tuluyan ka ng kakain ng utak ng tao. Dahil sa malakas na tunog ng usaping mga zombie ay madami sa mga sikat na manghuhula o mga psychic ang nagbigay ng kanilang mga vision kung kailan ba ito mangyayari, gaya nila Nostradamus at Baba Vanga sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang nagbigay ng ganitong vision sina Mamo at Che Castora. Ang vision ni Che Castora, hindi naman niya direktang sinabi ang salitang zombie. Pero ang nakikita niya ay ang pagkakaroon ng isang sakit na tatama sa utak ng mga tao at magiging violente ito. Ang isa talagang pinag-uusapan na prediksyon ang kay Alexa. Si Alexa ay isang artificial intelligence na voice services sa kumpanyang Amazon. Si Alexa ay pwede mong pagtanungan ng kahit na ano at nagbibigay naman ito ng kasagutan. Kaya, marami ang nagsubok na magtanong dito tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap. At ang pinakasikat nung tinanong siya noong 2021 kung sino ang susunod na presidente ng Pilipinas pagkatapos ni Duterte
Ang sagot niya ay si Bongbong Marcos. At nangyari nga, naging presidente si BBM, kaya maraming humanga kay Alexa. Tinanong din siya kung kailan matapos ang pandemya sa Pilipinas at tinanong din siya kung kailan ang susunod na World War III at kung makakaligtas ba ang ating bansa pagkatapos ng digmaang ito. At ang isa pang pinakasikat na tinanong sa kanya ay kung mabubuhay ba ang Pilipinas kung sakaling aatake ang mga zombie sa ating bansa. Ang sagot niya ay hindi. Babagsak daw ang Pilipinas 4 na araw simula ng ito'y mananalasa. Gagawa ang gobyerno ng isang mataas na pader na nakapalibot sa Quezon City. At ito lang ang pinakaligtas na lugar sa Pilipinas at ayon kay Alexa, sa taong 2028 lahat ito mangyayari. Alexa, will the Philippines survive the zombie apocalypse? The Philippines falls 4 days after the UK. They build a wall around Quezon City making it the only safe zone. Mayroong nag-upload ng video tungkol sa kaganapan sa ating bansa sa taong 2028. Ang kanyang prediksyon ay binasi niya sa isang astrolohiya. Ayon sa kanya, sa taong 2028 ay kakaharapin ng Pilipinas ang isang parang COVID o isang panibagong pandemya. Ang sabi niya ay may potensyal na sakit na naman ang mananalasa simula sa taong ito. Sa taong ito ay maganda ang pasok ng pera sa ating bansa. At sa taon din na ito, ayon sa nakikita niyang chart sa astrology, ay magkakaroon ng malakas na military forces sa ating bansa. Sila ang mangunguna o magkukontrol sa nasyonal na seguridad at sa mga usaping financial sa ating bansa. At ang kanyang diretsong prediksyon ay magkakaroon daw ng madaming reklamo sa taong ito. Kasi sa panahon na ito ay magkakaroon ng parang martial law sa ating bansa. I-impose ulit ito dahil sa kaguluhan pagdating ng 2028. Diba mga lalabs, ang 2028 ay last term ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung sa panahon na ito magaganap ang kinakakatakutan na zombie apocalypse, hindi na siguro kakayanin ng Pilipinas ang magkaroon pa ng isang eleksyon. Kung sakaling hindi makontrol ang nakakakimbal na kaganapan na ito, posible kaya sa panahon na ito? Dahil sa sobrang gulo na at wala na sa ayos ang mga tao dahil sa pagkalat ng zombie, ay ipapatupad muli ang martial law para lang magkaroon ng kaayusan. Magkakatotoo kaya ang paggawa nila ng mataas na pader sa Quezon City para maging safe ang mga tao sa mga zombie sa paligid? Ano na kaya ang mangyayari sa ating lahat at sa ating bansa? Makakaligtas ba tayo at malulutas ba itong suliranin na ito? Kung sakali man na mangyayari, nakahanda ka na ba makipaglaban sa mga zombie? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari, kaya dapat lagi tayong alerto at huwag makalimot na magdasal dahil ang Diyos lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating lahat. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified.